Good morning, good morning. Ako nga pala si Gretel Fahilan. Province ko is Semara Corcuera Romblon. Ako po ay panganay sa walong magkakapatid. At pagkatapos ko po ng high school, kasi po ano, yung mahirap lang ang buhay sa amin, kinuha po ako ng uncle ko na nakakaluwag sa buhay sa Malaybalay Bukid noon. Kaya marunong po ako mag-Cebuano. 5 years po ako doon. Abali, 4 years. 1 year naman ako sa Cagayan de Oro City. Sa uncle ko din. Sa mother side ko po yun. So, nakapag-aral po ako sa San Isidro College. Malaybalay Bukid noon. At saka sa Cagayan Capitol College. Cagayan de Oro City. After 5 years, nakatapos din naman ako kahit papaano, kasi working student nga, mahirap din ang working student, wala kasing night shift yun eh. So kunti lang na units ang nakukuha ko. So ang ginawa ko, nag-shift ako ng 2-year course, junior secretarial course, para ako ay makatapos lang at makauwi na para sa aking mga kapatid, matulungan ko na sila. So, nakatapos nga po ako, nakauwi na ako. Nagbakasyon muna ako sa amin, sa Romblon, ng 1 year, nagpahinga. Tapos, after yon, kasi may auntie naman akong pumapasok, nag-work dito sa UST Hospital. Kasi nung araw, hindi po mahirap pumasok sa UST. So, naipasok po ako as employee. After naman ng ilang years na kuha ko na yung mga kapatid ko, nagsama-sama kami, natulungan ko na sila. So, sa ngayon, proud po ako ng naging maayos ang mga kapatid ko. At yung natulungan ko na sila, ako naman ay nag-asawa naman, 35 years old. So, 36 po ako ng anak. Bali, ang panganay ko is 24 years old. Ang bunso is 19 years old. Actually po, hindi pa naman ako lula, kasi mga ano pa sila eh. Wala pa silang mga asawa. Lula na ako sa mga pamangkins ko. So, yun, masaya ako at may mga anak ako. At yung 15 years lang po akong nag-work sa UST, kasi nga inalagaan ko yung mga anak ko. So, nakatira rin po ako sa Caloocan, yung nag-work ako sa yung kasama kong mga kapatid ko. Nakakuha rin ako ng housing loan sa Caloocan for 23 years po kami nakatira doon, nang sa nag-asawa ako at na yung mga anak ko ay doon na nag-high school. After yon, kaya nagkaroon ng problema, hindi ko nabayaran kasi yung amortization eh, kaya nawala yung bahay ko. So, tamang-tama naman high school graduate yung anak ko na panganay. So, pumunta po kami dito sa Manila para, kasi marami rin pong work dito kahit mga ano pa ang mga anak ko eh, mga high school pa. Pwede mag-work ka sa McDonald's, 16 years old, sa karinderya, pag may mga kaibigan ka, pasok mo lang sila. So, mga nakapag-aral po sila, work as working student. Yung panganay ko po, pinasok ko sa UST as pastoral care. Nakatapos rin po, kaya nagpasalamat po ako sa mga sisters at saka sa mga padre na natulungan po yung anak ko, nakaano po siya, nakatapos ng 4-year course. Yung mga anak ko, yung iba ko namang mga anak sa mga kaibigan ko ng may karinderya, pasalamat din po ako. Yung bunso ko po na sa McDonald, second year college na po siya ngayon. Kaya maraming salamat Lord na
naayos ko yung mga anak ko, na-guide ko ng maayos. Nakatapos naman sila at may mga work na ngayon. So yun lang po ang mag-i-share ko sa life story ko. Sana po mag-like and subscribe po kayo sa aking channel. See you in my next vlog. Thank you, thank you.